Talks, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire dito sa DZRJ 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kakao, tira mo kakao yung si Percy, kakao, magaling talaga. Pero talagang kakao, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira, oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ipuubra, oh yeah! Oh yeah! Kahit pa din kinigiba, basta't mali kinabangga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira, oh yeah! Oh yeah! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ng Lapid Fire.
na inyo pong napapakinggan at napapanood Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJA 10 ang Radyo Bandido. At syempre po ang ating pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Meron po tayong mga landline dito po sa ating impila na maaari po ninyong tawagan. Meron din po tayong mga text line at sa mga sumusubaybay po sa atin sa live streaming ng ating pong himpilan. Sa gawing kanan po, meron tayong chat room. I-type lamang ang mga reaksyon atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Tayo po'y sabayang napapanood sa channel 224 ng Sky Cable at sa lahat po ng gumagamit ng TV Plus, mga digital boxes. Sasamahan po tayo ng ating technical director si Ana hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang. Ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Bumaba na po sa kanyang pwesto si PNP Chief, ha? General Oscar Albayalde. Ang sabi nga ng mga matatanda, pagkahaba-haba man ng prosesyon, bababa ka rin. Sinasabi natin eh. Pero parang lumilitaw ngayon. Sinasabi po ng palasyo na sadyang pinagbitiw na sa tungkulin itong si General Oscar Albayalde. Hindi natin alam eh kung para saan yung kanyang pagbibitiw, mga kaibigan. Kung ito ba ay para bigyan ng daan. Ang posible, ha? Posible lang naman na mga kasong kakaharapin nila. Kasama po yung mga tinaguriang ninja cops. Eh kasi sabi ho ni Senator Gordon, parang nagpapahiwatig na siya. Na kapag ka hindi nakasuhan si General Oscar Albayalde, eh bale, wala rin mga kaibigan, ano po, yung kanyang pagre-resign. Hindi ba yun ang kaumpi-umpisahan pa lang nung pagharap ni General Albayalde sa Senado, yun agad ang sinabi natin eh. Kaya lang medyo nawala sa timing si General Oscar Albayalde, ano po. Matagal bago niya ginawa yung kaisa-isang option. Wala namang ibang option, mga kaibigan, sa kanya. Kundi yung talagang mag-step down. Sana kung nung umpisa sinabi niya, magli-leave muna ako. I will go on leave. Mga kaibigan, hindi niya ho kaagad nagawa yun. Siguro, sa kalituhan na rin, sa lakas ng bagyong dumating, nataranta yung mama, hindi niya alam kung ano gagawin niya, ano po. Iginiit ang mali.
imbes na piliin yung tama. Sabi nga natin eh, lagi, dalawa lang naman ang pipiliin natin eh, tama at mali. Pagka nasa ganyang kansitwasyon, napanood na natin yan eh. Kapagka sa isang pasya mo eh, nagkamali ka, lahat ng gagawin mo mali. Eh sabi naman ho nitong si Gordon, ito pa yung mga sinasabi natin nung una na posibleng pwedeng mangyari kung hindi agad magbibitiw sa pwesto si General Albayalde, ano po? Eh sabi ni ano eh, ni Richard Gordon, maari daw ang isa sa nagbunsod para magbitiw sa tungkulin si General Albayalde eh yung pressure ng Philippine Military Academy. O hindi ho ba? Eh, di ba sabi natin bakit? Aantayin pa ba ni General Oscar Albayalde na magpalabas ng statement ang alumni ng Philippine Military Academy? Ganun din ang mga rank and file ng Philippine National Police. Eh yung dati yung PNP chief, si General Lumibaw. Eh nagpahayag din ang kanya sa loobin eh, mga kaibigan eh. Sabi niya, huwag naman magagalit si General Oscar Albayalde. Wala naman tayong masamang tinapay sa kanya. Eh, pero dapat eh, mag-resign na siya. Diba yun ho yung sinasabi natin? Yung mga posibilidad na magiging mas lalong maglalagay kay General Albayalde sa mas matinding kahihiyan. Gusto-gustuhin mo ba yun? Siyempre, kapag ka ganun ang sitwasyon, sinunahin mo yung pamilya mo na madadamay dyan. Marami ho eh. Pero nakita ninyo yung ginagamit nga nating ehemplo, di ba? Yun din ang sinabi ni General Lumibaw, hindi tayo nagkamali. Yung nagbitiw na dalawang general sa Philippine Military Academy, si General Evangelista at si General Bacaro. Nakita ninyo, wala, eh, kaagad-agad, nag-resign sila, nagbitiw sa tungkulin. Tahimik. Kasi dapat mong, wala tayo sa pribado eh. Hindi ho pribado yung Philippine National Police eh. Hindi ho yung private national police. Yan ho'y Philippine National Police. Naturalmente, ang isa sa alang-alang mo po dyan eh, a public office is a public trust. Iingatan mo yung institusyon eh. Ihiwalay mo yung sarili mo ron. Yun ang kaibahan ho ng nasa gobyerno ka. Eh, pero para sa akin, na dun sa mga tigil na natin yung pagbatikos kay General Albayalde. Kumbaga, bagsak na yung mama eh. Huwag na natin tadyakan. Ang taong bagsak, huwag na natin tadyakan. Pwede natin pag-usapan. Pero yung, aalipustain mo pa, eh huwag na ho, mga kaibigan. Gawin na lang ng mga kinauukulan yung dapat gawin. Katulad ng Senado, nasan yung report, committee report, na magre-rekomenda ng dapat na maging aksyon labang kay General Oscar Albayalde at sa kanyang mga tauhan na tinaguriang ninja cops.
yun na lang ang gawin natin. Tigil na natin yung mga dakdakan. Ang pag-usapan natin, yung pangyayaring yan, pwede natin pag-usapan. Pero para tadyakan mo pa si Albayalde, eh wag na. Ang taong bagsak, hindi na ho dapat, ano yan, tinatadyakan pa. Di ho ba? Baka mamaya, umihip ng, ano eh, pabalik yung hangin. Bumalandra sa pagmumukha niya yan. Alam niyo si Karma, nandyan. Namamasyal eh. Si Carmi Martin. Si Karma. Ito yung nangyari sa Japan, ano? Matindi ho yung tumamang catastrophe. Muntik na hagibis yan. Hindi ho yung ano, ay grupo, kaibigan ko yun eh, si Sunny Parson, idol natin yun. Pero pagka hagibis eh, matindi talaga dating eh, nakita ninyo nangyari sa Japan. Talagang matindi ho yung hagibis, oh. Dito lang yung hagibis, pag narinig ni Freddy Aguilar yun eh, ginigisawan eh. Umiikot ang puwit ni Freddy Aguilar eh. Hindi matindi talaga, lalo naging bagyo. Mga kaibigan, oh, bali ba, isipin ninyo, problema ngayon ng Japan, ano? Ang laki niyan. Ang laking pinsala ang nangyari sa Japan. Di nga lang kamukha nung sa Yolanda. Pero sa Japan kasi, iba eh. Sinabayan pa ng lindol eh. Mabuti na lang, medyo mahina-hina yung lindol na yung 5 point something yung kwan niya, intensity. Malunos-lunos, marami rin pong namatay. Yung iba, hinahanap pa, inaalam pa kung may mga namatay. Alam nyo, malaking perwisyo sa Japan ito, ha? Pero alam natin, ang Japan, eh, subok na yan, eh. Lahat ng pinagdaan ng sakuna niyan, mabilis silang nakababango sapagkat ang kanilang mga mamamayan eh hindi katulad din ng mamamayan dito. Iba rin eh. Saka ang gobyerno ron, hindi rin katulad ng gobyerno rito. Kasi kaya naman nagkakaganito sa Pilipinas kapag ka mayroong mga kalamidad na ganyan, tumama. Mga kaibigan eh, ang tao kasi naghahanap ng mahihinga ng tulong eh. Hindi katulad sa Japan, hindi na nila hahanapin kusang darating sa kanila ang tulong sapagkat yung tulong hindi ho parang sa politika yan. Sa Japan, hindi ho parang politika. Magpapadala ng relief goods na isang tigitigi isang plastic na may 1 kilo, 2 kilong bigas, 3 kilo, may sardinas. Hindi ho ganun sa Japan. Kasi po, yung kwan ho, ha, pagtulong sa kanilang mamamayan, eh hindi ho ginagawang utang na loob ng mga nasa gobyerno. Hindi nila ginagawa yun para magkaroon ng utang na loob sa kanila yung mga biktima ng sakuna. Hindi katulad dito, na biktima ka ng sakuna, ayun, pupuntahan ka, ha? Malasakit daw. Bibigyan ka ng DSWD. Yung inuud na kwan. Bigas. Sardinas na gagalisin ka pagka kinain mo.
Pagkatapos, utang na loob mo pa yun, ha, sa kanila. Dahil naabutan ka ng konti. Sa Japan, no, iba. Tingnan ninyo. Pero tayo'y nakikisimpatsya sa mga napinsala sa Japan. Alam nyo naman ang Japan. Merong malaking bahagi sa buhay natin yan. Ng inyong lingkod. Kasi po, dyan tayo nagsimula, di ba? Bilang entertainer. At saka, Juan, ha? Sasabi, tignan ninyo, pagmasdan ninyo kung paano nilang tutulungang makabangon yung kanilang mga mamamayan. Katulad ng ginawa nila doon sa nangyaring tsunami ilang taon na nakakaraan. Diyo sila binigyan doon ng isang supot na plastic na may halo-halong noodles, sardinas, ilang kilong bigas, tapos pagagalitan pa. Tapos dito, may dami nagpadala ng mga relief, di ba? Pero mga magagandang klase, may mga brand new. Hindi lahat na account yan. Sa Japan, yan ang isa sa mga bansang magandang tulungan ng mga ika nga po, ng mga ng iba't ibang bansa. Kasi hindi ninanakaw yung ganyan dun para maibenta ulit, di ba? Pagkapirahan nila. Hindi yung ginagawa dun yun. Ninanakawan mo yung napinsala, yung nabiktima, di ba? Hindi katulad dito. Sa Yolanda lang, hanggang ngayon, wala. Kaibigan, ba't matindi ho itong tumamang ito sa Japan? Isipin ninyo, anong buwan tayo ngayon? October. Alam nyo ba na, kwan ho, ha? Di ba October ngayon? Mga 9 na buwan mula ngayon. O 8 buwan mula ngayon. October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. 9 na buwan. Gaganapin ang 2020 Olympics sa Japan. Ilang taon ho nilang pinaghandaan yan. Ipin ninyo biglang dumating ito. Eh, lakas, ang laki ng ginastos nila para sa paghahanda. Diyan po sa gaganaping 2020 Olympics sa Japan, magsisimula po yan ng July 24 hanggang August 8, 2020. Sipin ninyo, gumawa pa sila ng mga special train, ha? Para lang magamit dyan sa kwano. Sa mga dadalo dyan po sa Olympic na yan, mga lalahok dyan. Iba ang Japan . Ibang klase po yan mag-event, mga kaibigan. Gumawa ng event ang Japan. Talagang ginagastusan ho nila. Ha? Eh dito, nakita ninyo yung sa ASEAN, yung ginanap dito last year. Eh di ba napaulat, ninakaw yung pondo ng PCOO. Sipin ninyo yan. Hanggang ngayon, di nare-resolve yan. Ha? Hanggang ngayon, ay walang kwanho, walang balita na tungkol dun. Sinita ho ng COA yan.
Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, pakinggan ho muna natin ang ilang mga mensahe mula po sa ating impilan. Magbabalik po ang Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Looking for a place to party in a five-star hotel? Party at RJ Bistro, the seat of rock and roll in the Philippines, conveniently located in Dusitani Hotel, Makati. RJ Bistro can make party planning a breeze. We have it all. Bands, food, and drinks to fit your budget, TV monitors, friendly waiters, a dance floor, and a complete sound system set up. And on special nights, you can even be seen on TV. Party in small section or book the whole place. It's so simple. Just text Emmy at 0906-221-1524 or visit www.facebook.com/RJBistro. May bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 125,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay, Tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Hi there, RJ here. Bravo Executive Lounge, which happens on RJTV Live every Tuesday evening from 9 p.m. to 10 p.m., is really picking up a lot of steam. We're getting more and more applicants to sing on the Bravo Executive Night. Lawyers, doctors, and even government officials have performed at Bravo Executive Lounge. Secretary Sal Panelo and Secretary Martin Andanar. So if you just want to have fun and enjoy music, you can also watch. There's no entrance. Now, if you want to sing, call Joy at 0917-543-8438 and tell her you want to sing at Bravo Executive Lounge. Join us. It's a lot of fun. And we have a fantastic Bravo Jazz Trio to accompany you when you sing. Bravo Executive Lounge will now be aired earlier from 9 p.m. to 10 p.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Kanina ho ay pinag-uusapan natin itong nangyaring dumaang bagyo sa Japan, ang laki ng napinsala. Nakita naman ninyo yung mga gumagamit ng social media, di ho ba? Mayat maya may mga naipopost, nakuha din ng mga kanikanyang kuha, no? Sa camera nila. Nakita ninyo yung baha, di ba? At saka yung lakas ng hangin na nagtatauban yung mga sasakyan, tinangay ng baha yung mga sasakyan, mga kaibigan. Pero makikita ninyo, bagamat nung bago dumating yung bagyo, anticipated nila medyo nagkaroon ng kuhan. Hindi naman magulo kamukha dito, talagang kuhan, ano? Doon eh, naubos din ang mga pagkain sa mga grocery, di ba? Sa mga convenience store. Ngayon, ito nakita natin yung ganyang eksena nung nagkaroon ng tsunami, di ba? Sa Japan. Pero ang tao organized, di ba? Pumipila sila noon, kasi hindi bagyo yun eh, tsunami naman yun, di ba? Ngayon,
Ito, laki ng pinsala sigurado dyan. Makikita ninyo sa, kuan, eh, sa mga pinalalabas na video sa social media. Pero nasisiguro natin, dahil lang hapon, merong ano yan eh, merong disiplina yan eh. At saka ang gobyerno nila, eh hindi ho kamukha ng gobyerno sa Pilipinas. Ang mamamayan, kaya ang mamamayan doon, eh kwan, mga disiplinado. Di ba? O ngayon, makakabango ng bansa pagka ganyan, mabilis ang nagiging pagbango ng bansa. At saka sila naman, yung pera kasi ng gobyerno, talagang ginagamit nila yon. Hindi ho nila winawaldas lang yon. Ginagamit nila talaga yon para sa kanilang mga mamamayan. Halimbawa, nung nagkaroon nga ng tsunami, meron kaming kakilala, kamag-anak na nandyan sa Japan . Mga kaibigan, naging biktima sila niyan doon sa Fukushima, yan tsunami. Alam ba ninyo, lahat ng napinsala doon, nawalan sila ng bahay. Papipiliin ka. Kung gusto mo pa bang doon ka mamalagi sa dati mong lugar, ipagpapatayo ka nila ng bahay. Kung gusto mo naman lumipat, mangupahan, humanap ka ng upahan mo. At yun ay babayaran ng gobyerno. Kaya hanggang ngayon, binabayaran ng gobyerno . Ganyan din po yan, mangyayari dyan. Kaya medyo hindi maganda ito para dun sa pinaghahandaan nilang 2020 Olympics na gaganapin dyan sa Hulyo. Next year. Ang laki kasi ho ng budget na nagastos dyan . Bilyon-bilyon dolyar ang pondong inilaan ng gobyerno ng Japan para sa okasyon na yan. And sabi ko nga sa inyo, meron pa silang mga ginawang mga kasi sa Tokyo gaganapin ito . Lahat ng dugtungan ng magdudugtong sa lahat ng mga gagamiting venue, mga kaibigan, ginawa nila ng special na mga train yan. O sipin ninyo, gaano kalaki. Samantalang dito, pinag-uusapan dito yung transport crisis natin na wala namang malulutas. Mga kaibigan, nagdadaldalan lang. Di ba? Isipin mo yan. Yep, magandang pagkumparahan yan . Pagdating ng mga sakuna, pagkatapos ng sakuna, yung mga napinsala, inaalagaan ng gobyerno talaga. Baka akala ninyo, yung mga napinsala ng tsunami, bukod sa sinusustentuhan sila ng pambayad nila sa tirahan nila, mga kaibigan, binigyan pa yan ng lump sum. Isang gulpe. Kung ilan ang anak mo, ilang kayo sa pamilya, bawat isang tao, merong katumbas na malaking halaga. Mga kaibigan, napakalaki ng pera. Isipin mo, gano'ng karami yung biktima. Hindi ba? Na gano'n ang pag-aalaga sa kanila, ng kanilang gobyerno. Pero siguro, dapat ang Pilipinas, kahit na papano, magpakita tayo ng kuhan ng ating ng pakikiramay, pakikisimpatya sa kanila. Kahit ba hindi naman halaga ang pinag-uusapan diyan, kundi yung pagpapahalaga. Hindi ba? Hindi halaga kundi pagpapahalaga. Kaya nga kami ngayon, meron akong kausap na baka sakali kahit papano, katulad nung nangyari sa Yolanda, kahit papano ay gumawa kami ng maliit na project para magkaroon tayo ng partisipasyon sa pagdamay natin sa ating mga kababayan noon sa Yolanda. Kami nila ka Jerry Yap noon.
Eh, si Arthur Manuntag, yung dating singer, di ba, kasama natin yung mga musician, nag-fundraising kami, yung binigay namin sa Red Cross, ewan lang namin kung hindi na ibulsa. Ha? Oo. Kung nakarating, di ba? Eh, basta kami, may mabuti kaming intensyon. Ngayon, sila, kung masama intensyon nila, bahala sila sa buhay nila, makarma sana sila. Di ba? Eh, sa Japan, di mangyayari yan eh. Ano mang halaga ang mapupunta sa kanila, masisiguro mo dahil doon lang sa ginagawa nilang pagtulong, gasino yung pwedeng itulong sa kanila, di ba? Sa ginagawa naman nilang pagtulong sa kanilang mga kababayan. Inaalala natin, ewan natin kung hindi ito makakaapekto doon sa nakatakdang idaos na 2020 Olympics sa July. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang sabi ho ni General Albayalde, pagkatapos niya raw mapinag-aralan mabuti, napag-isip-isip niya, nakabuo siya ng desisyon na isali na yung kanyang pwesto bilang hepe ng PNP. Simula po yan kanina, ngayong araw. Ang sabi, on non-duty status. Ba, meron palang ganun, non-duty status na nangangahulugan daw po ayon sa paliwanag ng mga taga-PMP, membro ka pa rin. Hindi ka pa totally nag-resign bilang PMP. Nananatiling membro ka. Siguro, yan na rin ang naging kasunduan para sa kanyang pagbaba sa pwesto. Ang hindi natin alam kung kasama sa kasunduan yung hindi siya kakasuhan. Mukhang malabo yun, di ba? Mukhang magiging malabo yun pagka nawala yung kaso, mga kaibigan. Masesesar Montano tayo, tsaka Wanda Teo, di ba? Walang kaso. Ayan po mga kaibigan. Di ba nung umpisa sinasabi ni Albayalde na suportado siya ni Presidente Duterte. Yun yung sinasabi ko nung umpisa pa . Nakita ninyo lahat magkatotoo. Hindi mo ba? Hindi nga lang official mga kaibigan Pero nagkatotoo lahat Hindi ba? Ano sabi natin? General Albayalde, wala ka ng option kung hindi ang bumaba sa pwesto. Sapagkat, antayin mo ba na yung posibilidad na halimbawa yung PMMA, yung Pilipina Military Academy, PMA Alumni Association pala, PMAA, ha? Mga kaibigan, gumawa yan ng kwan ng nagkakaisang expression para sa para hilingin ng iyong pagbaba. Kasi naapektuhan lahat hindi ba? Mga institusyon, ang PNP, ang rank and file ng PNP. Aantayin mo ba 'yan? Mga kaibigan, pati na yung meron pang mga asosasyon na iba, yung mga flag officer in command, di ba? Yung mga dating flag officer, chief of staff, mga retirado,
lahat ng namuno ng Navy, ha, ng Army, ganyan, ng Philippine National Police, meron silang kwan eh, samahan eh. May organisasyon yan. O antayin mo ba na yan eh, lahat magpahayag. O kaya napilitan na siya mag-resign. Bakit? Ramdam na niya yun eh. Mga kaibigan, paparating na eh. Hindi ba? Oh, eh doon lang sa mga kasama niya riyan eh, sa PNP. Tiyak na ako ni. Eh. Naramdaman na niya yan eh. Di ba? Oh, apektado yan. Meron nga ako nababasa. Kesyo daw doon sa Mindanao, kaya nag-resign si LBL, di kaya hindi nag-resign. Hindi raw si tuloy daw ang ano nila, hindi raw sila apektado. Bakit? Ano kayo? Nagpa-inyeksyon ng pampamanhid? Wala na kayo maramdaman? Di ba? Aba, eh kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Sabi nyo lang yun. Di ba? Oh, eh maliban na lang, ninja cups din kayo. Di ba? Oh, hindi kayo mape. Eh kahit ninja cup ka eh. Yung pangyayari niyan kay Albayalde, mga kaibigan, eh kwan yan. Maapektuhan ka. Bakit? Eh kakabahan ka kasi baka pati kayo makalkal dyan eh. Di ba? Oh, eh kaso mo lang yan dapat mong harapin. Oh, magiging kahihiyang ka ng Philippine National Police. Ha? Magiging ng Philippine Military Academy. Oh, di ba yun ang sinabi natin? Tularan mo si ano? Si General Evangelista at saka yung si General Bacaro. Oh. Eh baka kung hindi nag-resign siya, baka hindi na General Albayalde pangalan niya. Alam mo kung ano? General Bacaro. Hindi kasi Bacaro yung nando sa PMA. Eh siya. Oh, di ba? Oh, yan. Nag-resign na. Tsaka bakas mo sa mukha ni General Albayalde yung stress na kanyang inabot, mga kaibigan, dito sa issue ng ninja cups na ito na eh, isipin ninyo, ito sabi ni Albayalde, di ba? Yun nga, pinag-aralan niya. Isipin ninyo, ilang, ano, gaano katagal? Matagal din eh, no? Bago siya nag-resign, tsaka ang mga statement niya nung una, iba eh. Sa nangyari, mga kaibigan, hindi siya alis. I will not resign. Di ba? Oh. Eh, ba't ngayon nag-resign? Magkatotoo lahat yung sinabi natin. Sinasabi ni Gordon ngayon yun eh. Oh, sabi ni Gordon eh, nakakuha raw siya, nakatanggap siya ng message mula sa isang retired general. Na nakipinakiusapan si General Albayalde na mag-resign, ha, para isalba ang Philippine National Police. Oh, I think, sabi ni Gordon, he was also under pressure from the academy. Yun yung sinasabi nating possibility. Pero may mas malubha pa rin, di ba? Na sinabi tayo. Eh kung may mangyari dyan sa magwala yung mga gago dyan, di ba? O kaya singitang kayo. Yun ang i-anticipate mong mas masama eh, na pwedeng mangyari. Oh. Alimbawa eh, isa dyan eh, magdilim ang paningin, di ba? Eh paano natin tutuldukan ito? Kesa naman na mabulat-lat tayong lahat dito, eh kuha na. Para matigil ito, lalo na yung mga security ni Aquino, parang kwano eh. Di ba, tinanggal? O di parang nagigiganti siya, nanggigipit siya. Di ba? O eh kung merong sumalis eh, mga kaibigan, alam naman ninyo. Lalo na yung mga, hindi mo masasabi, yung merong naghahangad ng pwesto. Di ba? O para mapadali. Para lalo kang mapasama. Kahit hindi mo iniisip yun o binabalak na mangyari yun, aba eh, sa'yo puputok yun. Walang ipinagkaiba dun sa nangyari kay Ninoy Aquino.
kung ano man ang nangyari kay Ninoy Aquino, lahat ng mangyayari, ibibintang kay Marcos. Dahil alam, kalaban niya si Ninoy Aquino. O di ba yun ang nangyari, mga kaibigan? Nasa butahe? O, kaya yan po eh. Hindi tayo nagkamali ng ating mga ibinabala ng posibilidad. Hindi ba mas nakakahiya yun? Yung mga kasama mo eh, itatakwil ka na. Di ba? Yun ang mangyayari. Wala nang susunod sa'yo. Wala nang ririspeto sa'yo. Oh. Eh parang naramdaman niya yun eh. Tsaka lang siya natauhan eh. Oh. Eh kung nung umpisa, nakinig siya rito sa programa natin, eh di parang sila ibang ilista lang. Oh, sila ibang ilista ba? Naririnig mo na kinukutya ng tao? Hindi. Di ba? Tahimik ang tao. Nag-aantay sa magiging resulta ng pangyayari sa Philippine Military Academy, yung hazing na namatay yung isang kadete, yung si Dormitorio. Dapat ganun ang nangyari dito eh. Eh pinatagal niya, mga kaibigan. So, ang sabi naman, nitong ito na ng mga nagpapagulong statement, mga kaibigan. Ito yung mga hindi dapat eh. Si Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ang sabi niya, lahat daw ng testimonya ni dating CIDG Chief na ngayon ay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nag-uugnay kay General Oscar Albayalde sa drug recycling, lahat daw yan hearsay. Yan yung mga statement. At may narinig pa ako na sinabi, kasi nga, abogado raw siya, sabi niya, as a lawyer, ang nakita ko kasi nung mga salita ni Mayor Magalong, with due respect to him, puro hearsay eh. Ayan, sabi niya. Oh, sabi ni ganito, alam ko ganyan. Wala yun eh, sabi ni Panelo. Hearsay daw po yun. Ha? Pati na yung kay General Lacadin, mga kaibigan. Oh, and he said, I don't know if he's joking. Actually, sir, di ba yung nasabi ni Lacadin? Oh, ang problema, sabi ni Panelo, sa statement ni Lacadin, mayroon siyang sinabi, hindi ko alam kung nagbibiro o hindi. Sa hukuman, hindi pwede yun. Ha? Pag ganyan ang salita mo, wala na. Dismiss ang kaso mo. Nakakatawa rin to si kuan eh, si spokesperson. Kaya ang dami nagagalit sa'yo eh. Mga kaibigan, pagka ganun daw, talo ka na. Ganun ba nangyari kay Antonio Sanchez? Kaya tayo natalo. Ha, mga kaibigan? Alam nyo, yan ang hirap. Eh, si Gordon, abogado yun. Igigate ni Panelo, eh, bilang abogado, siya rin abogado. Di ba? Pinagugulo ninyo yung batas eh. Mga kaibigan eh. Meron siyang panawagan pa. Narinig ko kanina sa balita. Huwag daw husgahan si Albayalde. At ang sabi niya, palitawin na guilty na yan, na mabigat ang kasalanan, para lumitaw na guilty na yan. Oh. Tapos sasabihin niya, hearsay.
Sino dapat pakinggan sa inyo? Na pareho kayong abogado. Sige nga. No. Eh sabi mo, wagusgan. Tapos sasabihin mo, hearsay. Di ba? Eh di, dapat sa'yo tahimik. Di ba? Ano ka nun? Eh, pabayaan na lang nating gumulong ang hustisya. Di ba? Antayin natin yung proseso ng batas. Oh. Eh, pero parang sabihin mong yung iba, manawagan ka dun sa mga nagsasabing mabigat ang kaso na ebidensya labang kay Albayalde, paghusga yun, mga kaibigan, ano tawag mo rin sa sinasabi mong hearsay? para sa iyo, mahina ebidensya. Ha? Pagka hindi pwedeng magsalita, yung magsasabi na mabigat ang ebidensya. Pero ikaw pwede magsabi na hindi mabigat ang ebidensya. Ganun ba yun? Eh, hindi naman ikaw ang liliti sa kaso eh. Di ba? Ikaw ba yung judge? Mga kaibigan, no? Eh, yung nag-imbestiga ron, sila Gordon, kahit pa paano, eh, meron silang, pwede sila magsalita, di ba? Kung sa palagay nila, mabigat ang kaso, kaya nga gagawa sila ng committee report, eh. Yun ang magpagbabasihan dapat ng respective agency ng gobyerno na dapat mag-file ng kaso kung meron. Hindi mo ba? Oh, hindi ikaw. Oh, nananawagan ka doon sa iba na wag husgahan. Sino yung pinananawagan niyang wag husgahan? Eh, yung nagsasabing mabigat ang kaso. Mabigat ang ebidensya labang kay General Albayalde. Tapos sasabihin mo, hearsay. O pag sinabing mabigat, hindi pwedeng sabihin. Ha? Hindi hinuhusgahan. Eh natawag mo rin sa sinasabi mong hearsay. Hindi ba paghusga mo naman yun? Bakit? Anong karapatan mo magsasabi rin na kahit ba abogado ka pa eh? Di ba? Kahit abogado ka, anong karapatan mo magsabing ikaw ba abogado ni Albayalde? Eh ang kinukuha ng abogado si Estilito Mendoza eh. Mga kaibigan eh. Oh, alam niyo naman si Estilito Mendoza. Alam nyo kasi yung profesyon, huwag naman magagalit yung mga abogado. Listado na yan eh. Yung mga style nila, topasyo nung araw, di ba? Yung gumagawa ng pangalan, pero sa kaso, talo. Sa media, panalo sila eh. Mga kaibigan eh. Ang dadaldal eh. Pero pagdating sa trial, talo sila eh. Oh, si Sanchez, talo. Nakulong. Si Mayor Sanchez, abogado no, si Panelo eh. Mga kaibigan eh, ang gagaling sa media pag in-interview. Oh, mga kaibigan, bakit? Eh kasi may mga abogado na talagang sumasakay sa mga sensational issue. Nag-aabogado. Di ba ito si Topacio? Pag nakakita yan ng mga celebrity na may kaso, tatakbo agad yan doon. Magpipresentang abogado yan. Tatawag agad ng media. Ako, abogado. Ito ha, gagawin namin. Ito. Wala yan, ganito. Pagdating sa trial ng kaso, talo siya. Mga kaibigan, oh, laging ganon. O kaya, nauuwi sa arigluhan. Ah, bakit? Eh, madaldal, maingay. Ano yung ibig sabihin? Gumagawa ng pangalan, ginagamit yung media para sumikat siya. Ngayon, pag nagkapangalan siya, makakapag-presyo siya sa kliyente. Ha? Pagkilala na siya ng mga judge, ng mga justice, pwede na siyang gumapang-gapang ng kaso. Hindi naman, karamihan naman sa mga ganyang abogado, mga ganyan. Hindi naman magaling sa trial yan eh. Sa gapangan magaling eh. Oh, mga kaibigan. Alam ko kung sino mga magagaling na abogado pagdating sa trial, sa paghawak ng kliyente. Hindi ba?
napapabayan nila yung kliyente nila, inuuna yung daldal sa media, mga kaibigan, di ba? Pasikat, puro pasiklab ang nalalaman. Pero pagdating sa paggawa ng mga pleadings, wala eh. Mga kaibigan, pagdating sa trial, wala eh. Hindi binibigyan pinahahalagahan yung kapakanan ng kliyente. Ang talagang pinahahalagahan ng mga ganyang klaseng abogado, yung sarili nila. Yun ang gusto nilang laging ibalandre. Di ba? Pinagmumukha nilang magaling yung sarili nila sa mata ng publiko. Ginagamit nila yung media. Oh, mga kaibigan. Pero sa totoo, hindi nila pinapahalagahan yung kapakanan ng kliyente nila. Kaya, sino magaling na abogado? Yung abogadong hindi mahilig sa media, pero ang mga kaso niya na inahawakan, eh merong puso sa kanyang kliyente. Oh, bigyan ko kayo example ng isang magaling na abogado, si Attorney Berteni Toto Causing. Sino pa? Si Attorney Zachary Estacio. Yan ang mga magagaling na abogado para sa akin. Kasi yung abogado, yung kanilang kliyente, eh mga kaibigan, sinisiguro nila maipapanalo nila ang kaso. Hindi nila dinadaan sa yan, yabang, display. Ha? Oh, mga kaibigan, abot-abot sa media, interview nyo ko. Walang ganun. Mga kaibigan, sino pa? Si Attorney Pelayo. Ang gagaling na abogado niyan. Attorney Sabare. Naku, Sus Mariosep. Magbabalik ko ako. Sa pagbabalik natin, ay bibigyan da natin ng tawag sa telepono. Sandali po lamang. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This is VOA News. I'm Marissa Melton. The United Nations says well over 100,000 people are fleeing the Turkish military offensive in Syria. AP's Charles de Ledesma reports. As fighting continues in at least one Syria town and a heavy bombardment rains down on another, officials say at least 130,000 people have been displaced, with many more likely to be on the move as the Turkish offensive progresses. Meanwhile, the local Kurdish-led administration warns of a humanitarian disaster as aid and service delivery to northern Syria is hampered by the fighting. Turkish airstrikes, artillery shells, and intense clashes have reached as far as 19 miles south of the Turkish-Syria border. I'm Charles de Ledesma. Meanwhile, AP's Julie Walker reports Defense Secretary Mark Esper says President Trump has ordered all U.S. troops in northern Syria to move south. Esper tells CBS it's Face the Nation the conflict between Turkish forces and U.S.-backed Syrian Kurdish fighters had become untenable for the U.S. military. That led Trump to direct what Esper calls a deliberate withdrawal of American troops from the north. Esper says the forces were not ordered to leave Syria entirely. Esper isn't saying how many U.S. troops will leave the north, but he does say they represent most of the 1,000 troops in Syria. Esper also says the U.S. believes the Kurds are about to cut a deal with the Syrian army and Russia to enable a counterattack against Turkey and its Syrian proxy forces. I'm Julie Walker. As the situation deteriorates, U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin on ABC This Week says Turkey is on notice. The U.S. is prepared to impose sanctions. We are ready to go on a moment's notice to put on sanctions. And as I've said, these sanctions could be starting small. They could be maximum pressure, which would destroy the Turkish economy. From the VOA News Center in Washington, D.C., this is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido.
Broadcasting nationwide on 50,000 watts. Streaming worldwide on Facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, meron tayong tawag sa telepono. Bigyan daan po natin si Ginang Leti Jimenez. Magandang gabi po. Kuya Percy. Opo. Mga taga-subaybay ng Lapid Fire. Opo. Kuya Percy, inunahan mo ko. Talagang magkukomentaryo ako kay tungkol dito kay Panelo. Itong si Panelo, Kuya Percy, tulad ng sinasabi mo noong pa, si Presidente, wala naman, nasa paligid niya ang yung kalaban niya ba, tawag yung opposition. Sinasabi mo yan, Kuya Percy? Hindi, hindi gano'n. No. Anong sabi mo? Hindi na niya kailangan ng opposition. Yun. Oh, ah? Ayan, sinabi mo. Kasi ang kalaban niya nasa paligid niya. Kuya Percy, matagal ko nang kilala yan si Panelo. Yan si Panelo. Talagang yan eh, bobo. Nagtataka ko na bakit napapunta yan dyan sa Malacanang kay Presidente. Ang galing mambola talaga nito. Galing magdrama. Paawa-awa sa buhay niya. Kaya ano, nakuha niya si Presidente. Eh, si Marcos, ha? Itong si Panelo, bago, nung buhay si Marcos, wala yan eh. Wala binatbat yan kay Presidente. Nakalapit lang yan. Patay na si Presidente kay Imelda. Yan, naging nabola-bola niya si Imelda. Kaya ano nangyari kay Imelda? At saka, itong si Panelo, Kuya Percy, sana mag-counterintelligence itong si Presidente. Talagang ito, ibabaksak nito si Presidente. Alam mo, Kuya Percy, pareho tayo eh. Noong pa sinasabi mo yan. Pero sinubaybayan ko kung sino yung mga tao talagang gustong magpabaksa kay Presidente. Nakikita hindi, ko. Meron namang unintentional yung nagagawa nilang pinsala. Ayun. Pwedeng hindi intentional eh. Hindi mo ba? Pwedeng hindi nila iniisip na makakasira ito, pwedeng magpabagsak ito. Hindi nila iniisip yun, pero yung ginagawa nila, yun ang nangyayari. Nakakapinsala. Iyan ang nasa isip po, Kuya Percy. Pero ako, talagang sigurado ko. Merong intentional, merong hindi intentional. Sa tingin ko, intentional to. Kasi itong si Panelo, akala niya kasi uupo na si Bongbong. Bata yan ni Imelda eh. Kaya iyan, ganyan na yan kay Presidente. Hindi ko alam kung paano naging bata ni Mrs. Marcos yan. Napalapit siya kay Presidente. Hindi o, ito kwento ko sa inyo. Kasi alam nila Carmen yan eh. Mm-mm. Carmen Ignacio. Marcos yung loyalist siya. Si Tita Carmen. At marami pa nakikinig dito, nakilala nila ako. Mm-mm. Nung araw pa. No? Yan si Panelo, panahon ni Marcos, paupo-oposisyon yan, sumasama lang yan, pasampay-sampay dun sa mga grupo ng abogado, human rights lawyer. Pagkatapos, hindi siya nakasamang nabigyan ng pwesto sa Korea administration. Kaya yan, nag-loyalist. Hindi siya original na Marcos. Hindi siya kilala noon. Wala nakakakilala riyan. Kasi Kuya Percy, bilang Duterte ako. Tapos nagprograma sa radyo nung panahon ni Cory. Sumama sa mga broadcaster na loyalist. Okay. Bilang ako'y nangampanya
kay Presidente Duterte, nanghihinayang ako sa pagod ko. At alam ko namang walang papalit sa kanya, wala akong napipili, kaya inaalagaan ko pa rin siya. At napansin ko, itong si Panelo, instead, ako eh nagagalit na kay Presidente, hindi mo ba napansin nung isang gabi? Si Panelo. Oh, dahil sa kanya eh. Hindi pa nagsasalita, galit na tao. Meron kasi ano yan, Kuya Per, kapag ka ang kasama mo, kagaya ni Panelo, galit ka kay Panelo, malapit sa kay Presidente, nahahawa si Presidente eh. Ganyan ang nangyayari. Yun yung sinasabi ko nung araw pa, tapos kayo mga galit sa akin, di ba? Pag sinasabi ko nung umpisa yan. Wala eh. Napanood na ho natin yan eh. Oh. Ilang administrasyon na yung nasa radyo ko eh, nasubaybayan ko na eh. Alam ko na ang mangyayari. Ito lang kay Albayalde, yan, nangyari na naman. Hindi ba Kuya Percy, nung panahon ni Presidente Marcos, Tayo hindi galit kay Marcos, ngunit yung iba'y nagalit kay Presidente dahil sa mga crony. Sa mga kasama. Ayan, eto na, nandito yung na yung si sinasabi Presidente. Ko, ang bantayan natin yung na. Nakapaligid at pumapaligid. Mm-mm. Kasi ang sisira sa bakal, kalawang. Ayan. Ngayon, unti-unti na nililinis natin Kuya Percy, si Albayalde. Naalis na napakalaking kay problema ni Presidente, kaya tayo namumroblema sa bansa natin at napagsibibintangan natin ang nawawala ang faith natin or nagkakaroon tayo ng sino ba ho ang pumalit? Ha? Sino ba ang acting ngayon? Ay, hindi ko pa alam, Kuya Percy. Merong acting. Gamboa yata apelido. Gamboa. Ay, susubaybayan natin yan. Hindi, kaklase niya yan eh. Kaklase ni Presidente. Ngayon. Hindi, kaklase yun ni Albayalde. Ni Albayalde. Okay. Ang tanong ko sa inyo, ito. Ito gusto ko itanong kanina sa mga nakikinig. Sino sa palagay niyo ang dapat pumalit kay Albayalde? Kasi merong yung si Kaskolan. Ha? Mga class niya yan, 86 yan eh. Merong kung sino-sino pa. Ha? Yung si Gilbert Cruz. Pero kung kayo tatanungin, sino ang dapat piliin at iluklok ni Presidente Duterte kapalit ni Oscar Albayalde? Okay. Kilala ko si Eliazar. But I am not sa siya lang ang kilala ko sa mga nabanggit mo na wala naman akong masasabi. Hindi, anong class ba siya? Hindi ko alam, basta sa performance. Siya ba'y kaklase ni Albayalde? I do not know, kasi ang kasama ni Albayalde nung panahon na nakikita ko na pag may nahuhuli silang droga ay ang si Bato, tapos nakaalalay si Albayalde, silang dalawa. Hindi, kasi nag-endorso dyan eh. Ang Philippine... Ang chief kasi ng Philippine National Police, pag magre-retire, isa sa kinukonsider yung kanilang recommendation. Sino gusto mong pumalit? Yan. Wala akong idea, Kuya Percy. Hindi ko kilala yung mga na... Ngayon, ito sasabihin ko abang kayo'y nandyan. Okay. Kung ako si Presidente Duterte, to pakinggan nyo ha, hindi ako kukuha dyan sa mga classmate ni Albayalde. Kung ako presidente, yung class 1986, mawalang galang na, pasensyahan na lang o. Dapat tabla na lahat yan. Kumuha siya sa susunod na class, yung 1987. Correct. Tama yan. Yun ang tamang pagpapasya. Tama. Para sa akin, ha? Alright. Ito masasabi ko, Kuya Percy. Ang nagdidesisyon dito, sino ba ang... malapit kay Presidente na bago dumating ang appointment kay Presidente, sino ang kahaharapin mo? Tanong ko sa'yo. Ba, ewan ko. Hindi pa ako nakapunta dyan. Si Bongo! Hindi pa ako nakapunta dyan eh. lahat ng na-appoint pagkaupo ni Presidente at nangangampanya si Presidente, ang humahawak na ng kaban si Bongo. At nang siya naupo si Presidente, siya ang nagbibigay ng papel para... Hindi, huwag na natin isali yun. Basta ang sa akin, ang magdi-decide kasi sa publiko. Baka sinasabi natin, hindi naman public yung
si Bongo eh. Yung kanyang impluensya yun. Hindi, Kuya Percy, nagtataka ang ako. Sinasabi ko, nangyari to, Kuya Percy, yung pagpapasya ng presidente. Okay. O, siya magpapasya eh. Kahit sino pang chuchuwa magsabi sa kanya pero, na dito ka pumili sa class na 1986, baliktarin mo yun. Okay na sa akin yan, tapos na tayo dyan. Huwag kang kumuha, tablahin mo lahat dyan. Okay, kumuha ka na sa 1987. Yan, kasi, yan nakapokus Kuya Percy, tama ka dyan. Kumbaga, kahit sino ilagay mo dyan, pagdududahan yan na pwede nilang impluensyahan na mailusot si Albayalde at saka yung mga bata niya. Yan ang babantayan natin at yan ang dapat gawin ni Presidente. Oy, Mr. Bongo, senador, senador ka na eh. Nandiyan ka pa sa tabi ni Presidente. Paano naman nangyari yan? Ngayon lang nangyari yung senador ka na eh, hindi mo pa iwanan yung... Hindi nyo ba alam? Dati, ha? Hindi nyo ba alam kung hindi. Bakit? Bakit? Malasakit. Malasakit eh. Ito, magbibili na lang ako kay Presidente, ha, Kuya Percy? Kaya maka may mga tumawag pa eh. Yung isa, nakabawas na sa problema naming mamamayan, Mr. President, medyo yung doubt namin sa'yo ay nabawasan. Dalawa na lang, si Panelo na lang at si Bongo, pwede ba itong dalawang ito aking binabantayan ito? Mr. President, ha, itong dalawang ito ang snake pit sa Malacanang. Na ang mga nung panahon ni Marcos, sinabi ni Amy Marcos na marami, kaya sila nagkaganyan ng Malacanang because of the snake pit. Ngayon, nakita ko na kung sino snake pit dyan, si Bongo at saka si Panelo, Kuya Percy. Salamat to, ah. Thank you, Kuya Percy. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ay, hindi yun sa ano pa man, ha? Huwag naman magagalit yung mga class 86, ha? Mga classmate ni General Oscar Albayalde. Wala na ho, eh. Kasi, kita ninyo si Carranza. Oh, isa yan sa mga contender, di ba? Napapalit kay Albayalde. Kay mag-retire siya, o itong nag-resign siya, kasi pipili raw ang presidente ng susunod. Kung ako ho ang magpapayo sa presidente, ipapayo ko na huwag kang kukuha dyan sa 86. Pasensyahan na lang. Kasi ho, hindi ko sinasabing masama silang lahat. Kung hindi, dapat ang mailagay yung makapagpapanumbalik sa tiwala ng tao sa Philippine National Police. Kung kukuha ka dun sa isang class na yon ng 1986, wala tayong binago, mga kaibigan. Especially yung connection ni Carranza dahil classmate niya si Albayalde. Nakita ninyo, mga kaibigan? Walang credibility yun, masisira. Ha? Imbes na ito na pagkakataong maipamalas ni Presidente Duterte, yung kanyang mabuting layunin doon sa kampanya kontra illegal na droga, wala hong maniniwala na dyan kasi nasira yan kay Albayalde ng tuluyan mga kaibigan kaya kung ang papalit din 86, sayang nga lang hindi. Siguro mayroong dyan sa mga yan, may mga mabubuting leader sana dyan. Kaya lang, pagdududahan ng taong bayan. Ako na, mas gusto ko pa yung kung classmate nila yung nandyan sa, siguro mas ano ito, mas huli ito sa kanila.
si Danau, yung magaling yun. Alam nyo, ang dapat na GPNP, ibalik natin sa dating dating imahe na maging sa AFP, ha? AFP and PNP. Nung araw, hindi madaldala mga hepe ng Philippine National Police. Marcos, kay Corey, kay Ramos, yung mga sumunod, iba na nangyari, mga kaibigan. Dapat tahimik lang. Hindi yung konting kibot nasa media, di ba? Ganun ang style ni Albayalde. Eh, si Eliasar, ganun din, mga kaibigan. Si Ginong Nick Peñalosa, nasa linya po natin. Magandang gabi po. Hello? Hello? Wala na? Hello? Oh. Andyan? Hello? Hello? Eh wala, hindi sumasagot eh. Hello? Oho. Magandang gabi kasama, Bertie. Oho, magandang gabi. Oh. Maganda yung mga pananaw mo, no? yung mga prediction mo, nagkakatotoo, no? Wala nga akin naman, kung ako naman nakukuha ng another PNP chief, hindi sa PNA, sa PMAA. Yung PMAA, para kamukha, matatanda mo si Maganto. Di ba kasama, Percy? Sino? Si Romeo Maganto. Si Maganto? Maganto. Patay na ho. Namatay na. Magaling na. Ha? So magaling yun si Romeo Maganto, di ba? Patay na ho yun. Natin pag-usapan yun. Okay. Baka ko ano masabi ko eh. Oh. Eh kung talaga, huwag na doon sa sinasabi mo. Sa ibang bus naman, para na iba naman ang ano kasi. Oh, dapat mag-sacrifice na rin itong class 86. Kasi na-contaminate sila nung guwan eh. Pagka may ganyan mga class, baka nag-aanohan yan eh, nagtatakipan yan eh. Ayun na nga. Kasi nga, alam na ng taong bayan yung yung kanilang code of honor. Ha? Oo. Yung honor code, yung ang tawag nga na iba rin sa mafia, umerte eh. Oh. Ha? Tama ka. Oo. Parang ano mafia. Pa? Sa mga abogado, no, siguro, kilala mo naman, huwag magagalit yung iba, siguro naman, kilala mo si Larry Gadon. Oo. Oh. Yan din, mahilig din sa, publicity. Basta to yung mga mahihingay na ganyan, mahina sa kaso yan. Oh, kita mo, ang kliyente niya, si Bicoy. Oo. Oh, paro sila na ugali, kaya nasuspindi ng 3 months ng Supreme Court. Paano? Dak-dak-dak-dak, mahilig sa publicity. Pagdating sa deliberation sa korte, bagsak. Hindi, kasi yan ang pangarap ng mga ibang abogado na hindi magaling eh. Alam nyo, ano? Mag-publicity. Ngayon, pag kilala na sila ng buong Pilipinas, kilala na sila ng mga judge, isa na lang ang gagawin nila eh. Siyempre, yung mga kliyente, yung mga magkakaroon ng kaso, lalo kung may pera, sila kukunin, di ba? Oo. May presyo na sila. Ngayon, dahil may presyo, makakapag-demand sila ng presyo para meron silang pang abot-abot sa mga kwan. O kaya, postpone. Nananalo sila, hindi yung sa kwan eh, kundi sa connection nila. Yan, totoanan yan ha. Totoo yun. Sa judiciary ha. Parang si si Harry fiscal, Roque. Sa fiscal. Si Harry Roque, sa parin yun. Basta maingay yun, parang dagat yan. Oo. Mas maingay, walang binatbat. Hindi, yeah, mababaw pagka ano. Parang ano, parang sa di kasabihan, pagka kaso daw, kamahulog ko ako, hindi nakagagat. Pero pag ang ilog daw, hindi maingay, malalim. Tama yung sinasago. Kaya ako, lagi ako nakikinig sa partner eh. Di lang referee ako ng basketball. Eh, bago ko mag- ano bang basketball ang nire-referee nyo? Mga? Mga UAP, NCAA. Ang hindi ko na napituhan, PBA. Oh, kasi, kilala niyo ba si Ricky Relosa? Oh, kilala ko yun. Oh, nakikinig sa atin yun. Eh, kilala ko na, Ricky. Nasa USA. Nasa kayo, magkalindugutense. Naglaro ng Lasalian eh. Nasa USA na. Oo, oh, kilala ko yan. Oh. Si Ricky Relosa, naglaro ng Lasalian. Napituhan eh. Kaya lahat ng mga ang hindi ko na na-referee kasama si Jaworski. Oo. Oh.
Eh kasi mas ahead sa kanya kasi senior siya sa ako naman junior. Naglaro din ako ng basketball eh. Dati, kasama ang Perry, mahilig ako sa ano, outside shooting. Ano yun? Yung sa outside shooting. Ah. Pero ngayon, hindi na ako mahilig doon. Alam mo kung saan ako mahilig? Saan? Sa dukot. Tama ba kasama ang Perry? Alam mo, mayroon ko matatala kaya. Lagi ako nakikinig gabi-gabi. Ah, salamat ah. Salamat ah. Sige mo dyan, sabi, hindi nakikinig. Kanukuhan yun. Eh, bayan nyo sila. Eh, sila may problema, hindi ako. Kapasigat pa dyan, sa ibang istasyon, binabalata ka pa, eh, nakikinig ako. Inaano ko sila, pinupulo ko sila. Ba't hindi kayo tumawag? Natatakot siguro. Eh, ba't sila nakikialam sa programa ko? May programa pala sila. Sige ah. Salamat ah. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang hirap kasi minsan, oh, yung mga abogado, masyadong ma-technical. Yan. Sa issue ho nung sa Philippine National Police, hindi pwedeng magano rito kahit sinong yung sinasabi ni Secretary Panelo na kuwan. Hearsay, hearsay. Wala yun. Hindi involved dito, legal. Hindi legal ang question dito. Morality ang question dyan. Mga kaibigan, yung standard na kailangan o na sinasabi ng batas para sa mga public officials and employees. Yan po yung code of conduct and ethical standard for public officials and employees. Isa yun. Ngayon, sasabihin mong hearsay. Hearsay yan kung hindi totoong nangyari. Paano mo sasabihin hearsay yan? E totoong nangyari yan. Ibig mo sabihin, hindi totoong nagkaroon ng iskoba noong 2013. Wala silang hinuli yung shabu at kinuha nila yung shabu. Eh lahat yun, nangyari yun eh. Paano mo sasabihin hearsay yung sinasabi nitong sila Magalong? Ikaw ang hearsay dito dahil hindi ka privy dun sa nangyari. Ikaw ang hearsay dyan. Wala kang personality na magsalita. Di ba? Si Panelo, una, hindi ka naman kinukuha ng abogado eh, ni Albayalde. Ang kinukuha niya si ano, Estelito Mendoza. O tingnan ninyo ha. Kahit ganun si Marcos, kita ninyo, sino ang natitirang mga magagaling na abogado ngayon? Eh, Estelito Mendoza. Eh, alam, medyo may edad na si ano eh, si Attorney Mendoza eh. Mga kaibigan, di rin naman lahat ng sinasabi niyan. Tama. Oh, eh bakit? Kasi yan na yung mga kilala na silang abogado eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang abogado na patay gutom sa publicity, mga kaibigan, eh kung ano yan, mahihinang klase yan. Ang gusto niyan, sumikat para kukunin silang kliyente ng mga malalaking tao. Kailan? Madaldal sila sa media. Ito naman mga media, nagpapagamit sila sa mga ganyan na abogado. Magagaling na abogado, yun namatay si Attorney Alan Pagya. Magaling yun, mga kaibigan. Oh. Yan, sila Attorney Toto Causing. Ha? Pagka wala nang maisagot yung mga kalaban nilang abogado eh, nag-aain ng disbarment, pinadidisbar sila eh. Paano? Hindi nila matalo eh. Hinahanapan nila ng, ginagawa nila ng kaso, mga kaibigan, para madisbar. Eh, pero wala eh, hindi lahat nagtagumpay yun eh. Mga kaibigan, ganun ang magaling na abogado, hindi yung madadaldal. Ha? Bakit sila humahantong sa ganun? Yung itong mga magagaling na abogado,
pinapailan sila ng disbarment, ng pinipetition na masuspinde. Bakit? Mga kaibigan, kasi mahal nila, ang kliyente nila, pinapahalagahan nila. Yun ang nakita ko, mga kaibigan. Totoo ho yun. Ito si Panelo, una, paano mo sasabing hindi mabigat ang kaso? Tapos sasabi ang ebidensya, tapos sasabihin mo, hindi dapat sabing mabigat ang ebidensya na parang hinuhusgahan na pag sinabing mabigat ang ebidensya. Eh, bakit mo sinabing hearsay? Ibig mo sabihin, pag sinabing hindi mabigat ang kaso, pwede. Dahil ikaw ang nagsasabi. Eh, yan yung sinasabi natin eh. Yung mga magnanakaw kasi, ha, mga kaibigan, sumisigaw lang yan ang pagnanakaw pag hindi sila kasali. Pagkasali sila, mga kaibigan, tahimik na. At saka, minamasama lang nila ang pagnanakaw pagka iba gagawa. Pero pag sila gagawa, hindi masamang magnakaw. Ganun o yan eh. O, pagkilala na, mga kaibigan, na abogado, o, pwede nang ano, gapang-gapang na lang ang mga kaso. Ha? Alam nyo na, if the price is right. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Looking for a place to party? In a five-star hotel? Party at RJ Bistro, the seat of rock and roll in the Philippines, conveniently located in Dusitani Hotel, Makati. RJ Bistro can make party planning a breeze. We have it all. Bands, food, and drinks to fit your budget, TV monitors, friendly waiters, a dance floor, and a complete sound system set up. And on special nights, you can even be seen on TV. Party in small section or book the whole place? It's so simple. Just text Emmy at 0906-221-1524 or visit www.facebook.com/RJBistro. May bahay ka na. Jacinto Steel, Bahay Tibay, Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man, o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay, tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. A little news, a little discussion, a little info, a little opinion, a little right, a little left, a little traffic, a little interview, a little phone call, a little hubris, a little humility, a little live report, a little argument, a little weather, a little agreement, a little yelling, a little screaming, a little history, a little econ, a little breaking news, a little matrix, a little part of the DZRJ, 810 AM, the voice of the Philippines, powered by 50,000 watts. Balita, impormasyon, at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, eh babatiin ko lang, munti ko na makalimutan eh. Birthday nga pala ngayon ni Idol ah. Ating kwan, si Macho Guapito Ariel, ah, ang ating technical director na kwan eh, iniwasan na yata ako niyan eh. Mukhang hindi ko na nakikita si Ariel dito ah. Ah? Naka-off siya ngayon ah, dahil birthday ni Ariel. Narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy Birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Oh.
abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo, hearsay, hearsay. Alam niyo eh, siyempre ginagamit yan sa, kuan, di ba, sa batas, no? Sa pagtatanggol, sa paglilitis, ganyan. Hearsay yan niya, ebidensya. Ha? Hearsay, sabi lang eh. Sabi-sabi. Eh yun nga, hindi naman ho, ang pinag-uusapan pa dyan sa, kuan eh, wala pa tayo dun sa kaso eh. Nandito pa lang ho tayo sa sino dapat ba mag-resign si Albayalde? Nag-resign eh, di ba? O yung resignation, tanong ko sa iyo, yung ba nasa batas? Oo. Oh. Tanong ko nga sa inyo, sinasabi ba sa batas na ikaw pag sumabit, ha? Obligado ka mag-resign. Nasa batas ba yun? Walang batas na gano'n, nagsasabing gano'n. Pero, may batas yung pong code of conduct and ethical standard for public officials and employees. Para saan yun? Ha? Para sa pamantayan ng mga karapat dapat gawin ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Magkaroon ng kahihiyan. Di ba? Hindi sinasabi mag-resign, pero yun ang katumbas na ibig sabihin nun. Bay, pag nakakahiya ka na, mag-resign ka na. Di ba? Oh, hindi naman sinasabing pag nag-resign ka, o kaya sinabing mag-resign ka, guilty ka na. Hindi naman ganun yun eh. Mga kaibigan eh. Oh, kaya ka lang pinag-resign para walang madamay. Madadamay PNP, PMA. Hindi lang yun. Pati si Presidente Duterte. Eh, sino ba yun? Yun ang naglagay sa'yo eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh, di pati siya, kakalag ka rin dyan. Sa ayaw at sa gusto. Oh, meron yata tayong tawag oh, sa telepono. Nasa linya si Makoy Lorenzo. Magandang gabi po. Hello? Opo, Sir Percy. Opo. Oho. Opo. Sali mo po, si Secretary Panelo po, nakakakita po talaga eh. Nagtataka lang po kay Presidente eh, yung pong kinuha niyang, ano, spokesperson naman. Ang itsura pa lang, Sir Percy eh, hindi pa nga nagsasalita, matatawa nga talaga. Saka yung ano, yung kinol niya po yung block ni Renato Reyes po na ano, commute challenge. Oo. Eh pare po silang gago eh. Hindi tsaka, pero ako may puna ako ron nung late ko na kasi napanood eh. Yung mga loko-lokong kwan ano, yung mga KMU no. Bastos makipag-usap, hindi ba? Hindi maganda sila makipag-usap. Alam niyo kahit ganyan pangit si ganyan si Panelo. Mga kaibigan, eh sekretarya, may ano yan, may pwesto yan. Hindi yung kaharap mo, babastusin mo. Bayaran po kasi yung Renato Reyes na yan eh. Ang ka-persi, matagal na po yan. Eh, wala namang mga pinaglalaban yan eh. Pinaglalaban nila, kibagsak ang Amerika. Kumakain naman sa McDonald's. Hindi, hindi yun, yun eh. Wala na silang pinaglalaban dahil komunista sila, pero wala nang komunismo eh. Wala na po. Di ba? Wala na eh. At saka legal na yung ano, yung ideology nila eh. Oh, ano pa, pinaglalaban nila. Eh, ang dami nilang party list sa Congress. Oh, ba't walang nagawa yan doon sa mga pinaglalaban nila? Pera-pera. Diba? Oh. Saka yung sinabi po ni Secretary Panelo po kaya, no? Parang pinapalabas niya si Mayor Magalong pa po ang mali na lahat ng sinabi ni Mayor Magalong eh. Eh, hindi naman siya yung kausap. Eh, yung magkausap eh, si Magalong at saka si ano, wala si Albayalde. Wala na pong dapat patunayan kay, you know, kay Mayor Magalong, si
Sir Percy. Talagang integrity po ng taong yan. Ay, hindi. Opo, beyond na, question talaga ang credibility. Oh, sobra-sobra pong credibility niyan. Ang presidente mismo, si Pinoy, kinalaban niya. Nung sinabi niya po yung tama yung ano niya, yung balita niya sa mga masapa, no? Eh nga, tsaka makikita mo sa pagsasalita. Opo. Ah? Ang bigla lang pong nawala, Sir Percy, yung magaling din pong general yon, yung pinagtanggol niya po talaga yung mga sundalo niya, yung mga si General Espina, magaling din po yun. Bigla pong nawala sa ano po yun. Si dating NCRPO. Opo, kasi talagang sa YouTube channel, talagang ano nga daw po talagang nangyari daw talaga sa mga bata niya, parang masyadong ginawa sa mga tao niya. Sige po. Hello? Sige po ah. Salamat po. Kasi baka maubusan tayo ng oras sa mga pagbati natin. Hoy! Alam mo, natuloy pala yung opening ng Manila Arena. Ano ito? Isabungan dyan sa Kwan, Santa Ana. Opening pala kanina. Ang daming derby, oh. Mga kaibigan. Malakasan. Dati yun, nung panahon ni Erap, inumpisang itayo yun. Ngayon yung pare, doon sa may katabing simbahan nyo, malapit yung simbahan doon, yung St. Francis. May eskwelahan nyo na, St. Francis, tsaka simbahan. Ang ginawa ng pare, tsaka yung community ron, nag-rally sila eh. Nag-rally. Tinatayo pa lang yun, ginigiba pa lang yata. Nag-uumpisa construction, bay nag-rally ron ng pare, pangunguna ng pare. Kaya naniniwala ako eh. Alam mo kung bakit sa binyag eh. Pagka yung ano, yung kalembang ng sorbetes, di ba? Pag binyag, nasa sulok, no? Alam mo kung ano tunog nun? Siguro yun ang nangyari dyan, kaya natuloy yung isabungan dyan eh. Ganito tunog nun kwan eh, yung kalembang. Yung kalembang, pagka malitang bayad eh, walang pera yung magpapabinyag. Ang tunog nung kalembang, katiting, katiting, di ba? Pagka yung ano, yung bibinyagan eh, maraming pera, doon sa gitna yun ng altar, di ba? Doon sa may altar yung bibinyagan, di ba? Ang patutunogin doon yung kalembang ng ano, yung malaki. Alam mo kung ano tunog nun? Dagdagan! Dagdagan, di ba? Palagi ko, gano'n ang nangyari dyan sa sabungan na yan eh. Nawala na yung mga nagpuprotesta. Ayun, yung pala, tuloy na pala, mga kaibigan. Anyari, Mayor Isko Moreno. Pasensya na kayo, nakakain ako ng masarap. Alam mo ba yung chupaing? Masarap ang chupaing. Alam mo ba yan? Chupaing smoked ribs. Natikman mo na yan. At saka yung smoked chicken. Ang sarap niya. Naku, kanina, sarap ng pagkain ko. Meron dumating niyan kanina sa bahay namin. Tatawag mo lang, pwedeng i-deliver sa'yo. Alam mo kung saan ako nakita? Sa Facebook. Yung Facebook, dami ko natutuklasan dyan eh. Akalain matuklasan ko itong ano, chupaings, smoke ribs. Ang laki. Ba? Ribs. Baby back, ribs. At saka yung mga chicken na mga smoke. Kaya alam, may allergy ako sa chicken, hindi ako kumain. Kinain ko lang yung ribs. Sarap, mga kaibigan. Madaling makita sa Facebook yan. Chupaings. Hindi bastos yan, ha? Mga kaibigan. Tiyo, paings. Yun, paing, mga kaibigan.
Ngayon, babati-bati muna tayo rito. Meron nga palang sinibak, ah. Alam nyo na ba, mga kaibigan? Isang opisyal, ha? Sandali, ito. Baka bukas pa ito sa pahayagan, eh. Sinibak daw po itong presidente ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation, PNOC, President Pedro Aquino. Ha? Oh, sinibak daw ho ito ni Presidente Duterte sa cabinet meeting dahil sa paratang ng korupsyon. Ayun. Di ba may paratang din? May paratang din dati kikuan eh. Ki Albayalde. Eh pero wala. Sinabi ni Presidente nun eh. Dapat daw may ebidensya. Pakita raw ebidensya. Eh, mukhang napalayo dun sa dati, di ba, na dati simoy lang eh, mga kaibigan eh. Oh, eto, si Bak. Ano ba pangalan nito? Si Pedro Aquino. Bakit si Ruben Lista hindi na si Bak? Mga kaibigan, Ruben Lista, hindi nasisibak. Ito, babati-bati muna tayo sandali rito, mga kaibigan, dahil maubusan tayong oras. Oh, si Rosemary Victoria, nanonood po sa atin, dati natin kasama ito sa live jamming, at katropa ho natin yan. Ganon din si Carmela Torres Balcos, mga katropa. Si Vicente Prasdilla, si Derek Barry, nanonood po from Tondo. Si Arlene Tanyedo Barrias at ang kanyang husband na si Ramon Barrias sa The Netherlands. Si Ricky Valero from Pulilan, Bulacan, nanonood po. Si Arnel Mercado. Si Edgardo Lim. Si ng New York. Si Carolina Luge ng Italy. Ang Dilao, si Mr. Pajardo ng New York, nanonood din po sa atin. Si katropang June Di Valencia. Si June Ferin. Si Mark Irene Carl. Si Marlon Lansangan. Ayan. Ba si Francis Rodriguez. Binabati natin, ha. Si katropang Yula Sotelo, isang mahusay na singer. Ganon din ang singer din, si Dada Dumlao ng bandang The Rhythm of Three. Si Roxanne Rankin ng Florida. Binabati po natin. Jerry Grad ng California. Si Aida Trillana ng Paris, France. Ayan po, ha. Si Cesar Alvarez. Si Ted Noriega di Makulangan. Si Attorney Kausing pala ay nakasakay pa sa eroplano. Si Terbare Gray. Lahat naman ng appointment puro pulpul. Oh, si Joel De La Cruz. Ayan, ha. Si sabi ni Arlene, sa RJ Bistro natin gawin ang first year anniversary ng katropang Lapid Fire. Why not Choconut? Arlene. Si Renny Cruz. Pakibanggit lang po ang aming upcoming Golden Grand Reunion ng San Esteban Abada Elementary School sa Project 7, Quezon City. Gaganapin po ito March 6, 7, 8.
sa 2020. Ito po ay hindi pa ho kumpirmado kung saan, pero yan ho ay malalaman natin sa mga darating na araw ho. Sabi ni Ginoong Rene Cruz ng California, si Ariel Kabawatan, si Bato, swerte. Swerte saan? Sa Bato? Si Bato, swerte sa Bato. Yan. Kay Kuya Bob, Madam Coller, si Goldie Bodomo Prisci ng Germany, hindi ko na binasa, huwag na tayo magkantsawan. Si Elmer Cleo, mapopromote na si Chief of Police Joby Espinido sa One Star General. Si Dong Dumaran, mga kasamahan niya na nag-aabang lagi sa atin, nakikinig sila from Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta po kayo dyan? Si Grace Barrios, ha? Kumusta nga pala Grace yan, oh? Si Bad Ellie. Tsaka si Bonjing. Si Ricky Relosa. Yan, idol natin. Basketball, ha? Nanonood. Basketball player po yan ng PBA nung araw, ha? Toyota. Oh, si Silvio Lugarte, kasi inabot kong Toyota. Ano, si yung mga player ng Toyota noon, galing lahat ng Meralco halos, eh. Meralco pa noon. Ano pa noon? Mika pa noon. Mika, wala pang PBA noon. Oo. Si Rudy Santos na ating pong kaibigan nasa California. Siya po ay membro ng banda nung araw, ra, yung Horoscope. Si Rosilito Camacho, watching from Pleasanton. Sa may Pleasanton. Si Roldan Flores, nanonood sa atin from South Korea. Oh, hindi ako nagkakamali. Oh, yun, sabi na nga, Seoul, South Korea. Si Edgardo Diwa, Rosita DC na nag-birthday kahapon pala. Nabati na kita ng advance, eh, nung ano, Rosita, di ba? Oh. Si Rox, ayun, si Danilo Dizon, si Ron Rico, Ronald Anunwebo po, nakikinig from Limerick, Ireland. Isang dating musikero din po ng Lucena City. Ba, ganun ba? Tungkol, comment po tungkol sa mga abogadong mahihilig sa publicity. Asahan mo, may political ambition. Gusto po sumikat para makaakot ng butante pagdating ng eleksyon. Isa pa rin ho yun sa purpose nila, no? Kaya nagyayabang. Si Nel Tapang. Oh. Si Boyet Potenciano. Sabi ni Boyet Potenciano, si Ricky Relosa, kasamahan ko sa radio group yan. RKY ang call sign niya. Ay, CB siguro yun, ano? Si Francia Morales Nunez, nanonood from New Jersey, USA. Si Jong Akendi ng Lakeshore Elsinore, California, nanonood po. Parang walang pang extra. Oh, sabi ni Jundi. Si sandali, ah. Ba't gano'n ito? Nangunti itong guwan. Nangunti itong pangalan dito, eh. Nangawala yung kanina, eh. Eh, bale. Pagpangit ang cellphone, gano'n talaga. Ha? Eh, bueno, mga kaibigan, sabi ko nga kanina, yung ano, yung sabungan, ano ho? Paano nabuksan yun?
Dalawa yan eh. Meron pang isa. Bukas na rin yata. Yung nasa Tondo. Oh, na pinatayo rin nung panahon ni Erap yun, di ba? Eh, nagbukasan na mga kuwan, mga sabungan sa Maynila, ha? Si Reynaldo Bonifacio ng Bandang Halimaw nung araw, nasa California po, nanonood sa atin, ho? Ray Bonifacio. Eh, bueno, mga kaibigan, medyo kapos na po tayo sa oras. Sa bayan ko ay isa ang dami. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi din panadai sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Bayan mo, sumabit man yaon wakas. Dito sa bayan ko. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay ng ating pampalatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa lahat po ng nanood sa Sky Cable Channel 224, sa mga nanood sa kanilang TV Plus. Ganun din po sa mga sumubaybay sa atin sa live streaming. Sa pangalan ni Ana, ano ang pangalan mo? Dalawa director natin eh. Si Jericho, ha? Nakasama rin po natin ngayon sa technical side. Ito po si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras sa timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga, Ruben Lista. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisan na ng mga broadcasters sa Pilipinas. It's midnight, and now DZRJ 810 AM joins the BBC in London